Magandang buhay! Ako po si Jeweldane Sabat Virginisa, a graduate of Bachelor of Science in Business Administration, former OFW and Financial Advisor. And now, I'm part of IPRO Cooperative in Operations Department. Magandang buhay! Ako po si Giancarlo Frias, a graduate of BS in Accountancy, former SM Gabanatuan employee, and now I'm part of IPRO Cooperative in the Finance Department. Magandang buhay! Ako po si Erxel Cariaga, former manager of a life insurance company, investment advocate before maging part ng ating kooperatiba. Magandang buhay mga ka-IPRO! Ako po si Mel Jomar Sison, former site engineer sa isang construction company, isang wealth advocate, at ngayon, part na ng IPRO Cooperative in Marketing Department. Ay isang savings and credit cooperative na may opisina sa Cabanatuan City at naitatag noong July 1, 2022. Na ang layunin ay matulungang umunlad ang mga miyembro nito at mapaganda ang buhay ng bawat pamilyang Pilipino sa pamamagitan ng ating mga programa na may kinalaman sa financial literacy, consultancy, pagbibigay ng access para sa mga namumuhunan o investors sa paglago ng kanilang mga kaperahan, pagbibigay ng tulong pinansyal sa mga miyembro natin para sa mga emergency situations o expansions ng kanilang mga negosyo, at pagkakaroon ng mga policies na proprotekta sa pera ng ating mga miyembro dahil sa malubhang sakit, aksidente, at agarang pagkawala lalo ng mga breadwinners. Patuloy na paglago ng ating kooperatiba sa hinaharap, nakikita rin natin ang opportunity na mag-venture sa agribusiness, real estate business, health and medical services, schools, at travel and leisure business. Nakikita po namin na ang mga ventures na ito ay magbibigay ng sustainable growth sa kabuuan ng ating kooperatiba sa hinaharap. Maaaring isa ka sa mga magulang na nangangarap makapagtabi para sa edukasyon ng iyong anak. O kaya, naisip mong mag-ipon para sa iyong pagtanda. O baka naman, nagpaplano kang magtayo o palaguin pa ang negosyo mo. Magandang balita, ka-IPRO! Pwedeng makatulong ang IPRO Co-op sa mga plano at mga pangarap mo. Inaanyayahan ka namin na sumama sa IPRO Cooperative at makiisa sa ating layunin na mapaganda at mapaunlad ang buhay ng bawat pamilyang Pilipino. Magandang buhay po sa inyong lahat. Pagpalain po tayo ng ating Panginoon. Ka-IPRO! Alright, so magandang buhay po sa lahat. I see endless possibilities.
sa IPO namin ipinagkatiwala ang aming pinaghirapang kabuhayan para paunlarin. Amare et servire. Their commitment of service and love in everything you do, love and serve the Lord. Indeed, sa totoo lang, in real talk, God answered my deep prayers in mysterious ways. Na hanggang sa ngayon, nasa harapan ninyo ako, it still remains a mystery of why I am here in front of you. To one who has faith with the Lord, no explanation is necessary. God is there, always making the way. Po was established because we share yung vision ng IPRO, which is to move the Filipino lives to prosperity. And we want to do our part in helping to continue in making that happen. Maybe it was fate or destiny that our paths have crossed. Pero it's definitely the determination and hard work of the IPRO team, especially Sir Joma, that we are able to have this special General Assembly. And sa lahat po ng mga patuloy na naniniwala na clients and members, hindi po namin mararating kung nasaan kami ngayon kung wala kayo. Wala pong matatawag na community kung wala kayo. And then lastly, sa lahat po ng guests na naririto, we are very much excited na maging part kayo ng aming venture. Yun lamang po. Maraming salamat sa oras ninyo. Generational wealth is passed through education, not through assets. Hindi po yan about sa pera, kung hindi about doon sa edukasyon na maibibigay natin doon sa next generation. Pero more than the 300,000 na na-receive ko po noon ay yung life lesson na minsan, ang kailangan lang ng isang tao ay isang taong maniniwala. Isang taong dahil sa mga maliliit na sakripisyo nila, ay nagagawa nilang bigyan ng magandang opportunity dun sa next sa bloodline nila. And yun po yung essence, yun po yung purpose kung bakit natin tinayo ang community natin, bakit natin tinayo ang kooperatiba natin. Para nang sa ganon, ang kooperatiba ang magsilbing support at ang kooperatiba ang magsilbing, kumbaga, pamilya ninyo. Kung kakailanganin natin ng money, kailanganin natin ng wealth-generating asset. Para nang sa ganon, hindi nyo alam, somewhere along your bloodline, baka meron din tayong isang buhay doon na mabago. Malinaw po sa akin na God used IPRO as an instrument to bring the message of hope, faith, and love to me and my family.
Indeed, your God-given calling of amare et servire lives in the Del Rosario family without you knowing it. I will forever be grateful to God and to His loyal servant, Ipro, for bringing me back to life, now healed, braver and wiser, regain my confidence and love for myself. I believe, malinaw sa inyo, the vision is not to beat the competition. Tama? The vision is to move the Filipino lives to prosperity. Truly, God's way is always the best way. Sa mga hindi pa po member ng IPRO, tara na, sali na. Abutin natin ang ating pangarap kasama ang IPRO. Tulad ko, babaguhin ng IPRO ang buhay niya. Thank you.
Magandang buhay! Ako po si Jeweldine Sabat Virginisa, e-graduate of Bachelor of Science in Business Administration, former OFW and Financial Advisor. And now, I'm part of IPRO Cooperative in Operations Department. Magandang buhay! Ako po si Giancarlo Frias, a graduate of BS in Accountancy, former SM Gabanatuan employee, and now I'm part of IPRO Cooperative in the Finance Department. Magandang buhay! Ako po si Erxel Cariaga, former manager of a life insurance company, investment advocate before maging part ng ating kooperatiba. Magandang buhay mga ka-IPRO! Ako po si Mel Jomar Sison, former site engineer sa isang construction company, isang wealth advocate, at ngayon, part na ng IPRO Cooperative in Marketing Department. Ay isang savings and credit cooperative na may opisina sa Cabanatuan City at naitatag noong July 1, 2022. Na ang layunin ay matulungang umunlad ang mga miyembro nito at mapaganda ang buhay ng bawat pamilyang Pilipino sa pamamagitan ng ating mga programa na may kinalaman sa financial literacy, consultancy, pagbibigay ng access para sa mga namumuhunan o investors sa paglago ng kanilang mga kaperahan, pagbibigay ng tulong pinansyal sa mga miyembro natin para sa mga emergency situations o expansions ng kanilang mga negosyo, at pagkakaroon ng mga policies na proprotekta sa pera ng ating mga miyembro dahil sa malubhang sakit, aksidente, at agarang pagkawala lalo ng mga breadwinners. Patuloy na paglago ng ating kooperatiba sa hinaharap, nakikita rin natin ang opportunity na mag-venture sa agribusiness, real estate business, health and medical services, schools, at travel and leisure business. Nakikita po namin na ang mga ventures na ito ay magbibigay ng sustainable growth sa kabuuan ng ating kooperatiba sa hinaharap. Maaaring isa ka sa mga magulang na nangangarap makapagtabi para sa edukasyon ng iyong anak. O kaya, naisip mong mag-ipon para sa iyong pagtanda. O baka naman, nagpaplano kang magtayo o palaguin pa ang negosyo mo. Magandang balita, ka-IPRO! Pwedeng makatulong ang IPRO Co-op sa mga plano at mga pangarap mo. Inaanyayahan ka namin na sumama sa IPRO Cooperative at makiisa sa ating layunin na mapaganda at mapaunlad ang buhay ng bawat pamilyang Pilipino. Magandang buhay po sa inyong lahat. Pagpalain po tayo ng ating Panginoon. Yan. Good morning po and magandang buhay po sa ating mga participants for today's webinar. But before we begin po our webinar, please maintain silence. Let us take a moment to pray and feel the presence of our Lord, and followed by reciting the cooperative pledge. Dear Heavenly Father, we thank you for gathering us all today this important endeavor. We ask that you bestow your guidance and blessing upon each attendee. May we honor one another by keeping an open mind. May we voice our truth and listen with an open heart. Bless everyone present today, that each may be able to share his or her contributions and gifts. Grant good health and safety to loved ones left outside this room, and bestow peace and goodwill to all of us. We ask for your wisdom and grace
to use our talents for the betterment of others. May the various activities related to this day be a success through your intervention. With gratitude, we offer this prayer in your name. Amen. Cooperative Pledge. As a Filipino, I am and I believe in the cooperative. Alone, I am weak, but with others, I am strong. So I commit myself to work, to cooperate, for all to be prosperous. Harmony, industry, I will value. Cooperative affairs, I will attend. Responsibilities, I will assume. The cooperative philosophy, I will live. One vision, one belief, one feeling in cooperativism. My life I pledge, so help me God. So magandang buhay po. Good morning po sa lahat po ng ating participant for today's webinar. Ayan. Sa lahat po ng nandito sa ating Zoom and sa ating Facebook Live. So bago po ang lahat, ano, para mas maging masaya at interactive po ang ating webinar, meron po tayong konting reminders para sa ating lahat. Number one, maging active and participative para mas ganahan po, syempre, yung ating guest speaker para mas maganda and lively din po yung ating magiging experience. Secondly, sabi daw po ng RightMed, huwag tayong mahihiyang magtanong dahil nandito po tayong lahat para matuto at malaman kung ano po yung mga pwede po nating gawin dahil po sa magiging topic natin for today, no? Dahil pabago-bago po yung ating klima. Ayan. So lastly, make sure to respond to our speaker. Pwede po kayong sumagot, magtanong, mag-thumbs up, or mag-heart reaction. Okay? So I'm sure na excited na po yung ating guest speaker na mag-share po ng kanyang knowledge about the topic. No? So sa mga participants natin ngayon, can you type excited ako? I-ready na po tayo. Can. So sa mga nasa Facebook po natin dyan. Okay? So now, let's officially begin our program. So I'm Ma'am J.D. Virginisa po from Operations Department. And I am delighted to welcome each and every one of you. Your presence here today is greatly appreciated and valued by us. Thank you po sa pagbibigay po ninyo ng time for this webinar. So this month of October po, ano, we are celebrating Cooperative Month. As a way of showing our support for this celebration, we aim to share its significance with everyone. So later, our speaker will impart her insights aligned with this month's theme, Pioneering the Path to Recovery Amidst Modern Challenges of Climate Change and Food Security. So welcome po ang lahat for today and ang inyo pong contribution ay very important for today's topic and we are very thankful for your active participation. So sit back, relax, and enjoy our webinar. So now let me introduce our guest speaker. Okay. Yeah. So it is with great pleasure that I introduce our distinguished guest speaker. She graduated with a degree in BS Biology from Central Luzon State University, earning the distinction of cum laude. Additionally, she completed her master's in biology at Ateneo de Manila University. Currently, she serves as a faculty member at the College of Arts and Sciences in Wesleyan University, Philippines, and is pursuing a Doctor of Education in Educational Management and Leadership at the same institution. She holds also a crucial role of Secretary at the National Empowerment and Development Exchange, or NEDEX, an umbrella organization for organic practitioners. Furthermore, she is a licensed real estate broker. So without further ado, please join me in giving a warm welcome to our guest speaker, Ma'am Mary Ann Florence R. Nakiel. Good morning, ma'am.
Yes, good morning, everyone. So I hope we're going to have a very fruitful and significant morning together. No, so actually, kanina ko lang talaga nabasa ng buo na luminaw sa akin yung ating topic for this morning, no? Pioneering the Path to Recovery. Okay, amidst the modern challenges of climate change and food security. So, nung una ko kasi itong nabasa, knowing Eric kasi who was my former student, no, in Envisai, environmental science. So, we have talked a lot about food security and a lot of things with regards to climate change. So, doon na focus yung isip ko, climate change and food security. But nonetheless, I believe that what I'm going to share with you today would be of relevance then sa ating topic ngayon. Because these are some of the ways by which we can undergo recovery amidst our challenges, no, that we are facing right now with regards to climate change. So, it's very true that for the past how many years... For the past 50 years to be exact, a lot of things that are taking place within our environment right now are primarily due to human activities. No? So, ang tawag natin doon, anthropogenic. So, itong mga climate change natin na nararanasan ngayon ay talagang factor number one culprit ay mga tao. So, ngayon sa pag-uusap natin, even as I share my slides later, sana ang una ko lang na aim at purpose for sharing this is that pagkayari natin na makapakinig nito, so sana there will be a change of heart and a change of mind a lot of things and eventually magkaroon ng transformation. Kasi isa sa mga mantra ko is that information plus action equals transformation. But information with no action is just abortion. Hello, people of the Philippines. Are you with me? Pwede ba akong makakita ng emoticon dyan? Okay, so I hope that even as we learn something today, we will take into action what we have learned in order for us to be transformed. And also, very important sa akin na even before we start, ay makita natin ang effect nito, ripple effect, no? Ito, lagi ko sinasabi to sa klase ko kila Eric, na ripple effect. If I will be able to affect change in your life today, at ikaw din makapag-affect ka din ng change sa ibang tao, at yung ibang tao naka-affect din ng change sa iba, that is called the ripple effect, may pag-asa pa ang Pilipinas, no? So, hindi natin kayang baguhin kasi yung mundo, eh. But we can change yung ating turf. Kung nasan tayo, that's the only way that we can change our family, myself, for importantly, no, myself, yung family ko, yung sphere of influence ko. So ngayon, I'm so happy and privileged to be a part of this activity of yours, iPro, na binigyan niyo ako ng chance to be able to share these things with you. So let me share my slides now. Paki-able niyo po ako para makapag-screen share. Okay naman. Go ahead po. Ayan. Okay, thank you. Okay, so let me share this with you. So the very reason why I'm trying to share this with you is that I believe that this is one way by which we can, you know, yes. So I think one of the best ways to recovery, you know, amidst the challenges of food security is urban container organic gardening. So this is one of the things that I would like to share with you. Kasi napakahalaga nito, even as we try to understand na, actually, sa Pilipinas, food security pa pinag-uusapan natin eh. Pero sa Europe kasi, doon sa mga more advanced countries, food sovereignty na yung pinag-uusapan, ano? Ibig sabihin, ikaw na yung namimili kung ano yung gusto mong kainin. At yun ang ipoproduce ng mga producers, yun ang food sovereignty. Sa atin dito, food security pa hanggang ngayon eh. But nonetheless, I hope that this will enlighten us in much broader way. Okay.
So we have to start with this. Now, there is so much migration and urbanization that is happening around the world. So huwag na tayong pumunta sa ibang bansa, dito na lang sa Pilipinas. So we have to understand that 60% of the world's population are already living in urban centers and cities. Why? Because a lot of opportunities, no? Ang daming pwedeng mangyari na opportunities sa mga urban cities. And because of this, we have to understand that agri production will be impossible kasi nga sobrang compressed na mga settlements. So we understand that hindi ka naman pwedeng magtanim ng palay sa urban setting, no? So even yung mga gulay, hirap na hirap dahil konti nga ang mga spaces. And what happens is that due to migration and urbanization, settlements will be vulnerable to natural and man-made risks. So threatening livelihood, health, and lives. So yan ang sitwasyon natin. So napakadaming man-made risks, no? Pagka lahat ay nag-compact na lang sa isang lugar. So here are also the major challenges in urban areas. So we have high immigration rates, dysfunctional environment, there is so much congestion, no? And of course, poverty and lack of opportunities kasi nga, in contrast sa what I've mentioned earlier na maraming opportunities sa city, pero sa totoo lang, dahil sa sobrang dami na rin ng mga tao, nawawala na din ng opportunities ang iba. So there is rising crime rates, there is insecurity, and of course, there is solid waste management. And of course, isa din sa challenges natin sa urban areas is food security. Because in the urban areas, most of the people have no access to safe, nutritious, and affordable food. So ito yung ating sanang i-address, no? Itong solid waste management and food security. So sinasabi na per capita, nakaka-produce tayo ng mga solid waste ng about 1 liter per day. So here is our household solid waste fraction. Okay, by the way, bago ako magpatuloy. Okay. Paano ba ako babalik sa inyo na ito pala. Ayan. Okay, bago ako magpatuloy, no? May I know dito sa ating grupo ngayon, ilan sa atin dito yung nagsisegregate? Ilan sa atin dito nagsisegregate ng nabubulok sa hindi nabubulok? Hala, wala yata. Wala yata. Ala kayo. Okay, so, yan, ano, challenges yan. Mga challenges, actually, we are, sabi ko nga sa inyo kanina sa introduction ko, we are the major culprit for climate change. At itong solid waste management natin ay napakabigat because a lot of Filipinos, for that matter, despite the fact na meron tayong education, ano yan, Environmental Education Act of 2008. Hanggang ngayon, despite the fact na nandyan na yung batas na yan, na nagtuturo ng environmental education from pre-LM up to college. Hanggang ngayon, ang mga Filipino, wapakils pa rin. Wala pa rin pakialam sa kanyang basura. So, lagi ko itong tinatanong at the beginning of my talk. Kasi, I would like to assess sa aking audience, how many of you are actually concerned about these things, no? So, ilan ba, sino ba talaga ang, paano ba, sa ano ang question natin? So, yun ang tanong ko. Ilan sa inyo nagsesegregate? So, parang wala yata, no? So, ngayon, gusto ko lang i-share sa inyo na before we start with this household solid waste fraction, kasi sinasabi, alam nyo ba, class, pasensya na kayo, teacher si mami. Alam nyo ba na about 50% ng ating solid waste sa bahay ay biodegradable? No? And there are only about 30% recyclables and 20% residuals. Ito yung talagang hindi na pwedeng gamitin. Now, sinasabi na yung mga biodegradables natin ay napuput into waste. Nawawalan ng saysay kasi hindi natin alam gamitin. But don't you know that this biodegradable can be used exactly to fertilize our soil and bring back the nutrients that are necessary for plants to grow and thrive? So very, very important for us to understand
na pag natutunan natin gamitin ang ating biodegradable, ang dami-dami nitong maitutulong sa atin in order for us to face our challenges and be able to recover from that. Now, there are three major principles in solid waste segregation. Number one, you have to segregate at source. Okay, segregate at source. Pag sinabi nating segregate at source, what do we mean? Question. Saang parte ng bahay nyo may pinakamaraming napoproduce na biodegradables? Yan, sabi ni Ma'am JD kanina, participatory daw to. Oh, saang gawin ng bahay nyo maraming napoproduce na biodegradables? Kitchen, yes po. Sa kitchen po, ma'am? Oh, sa kitchen. Saan specifically? Sa kitchen? Sa lutuan po. Sa lutuan? Okay. Mas malapit sa lutuan. Excess foods. Oh, saan yun? Saan yun, Ma'am JD's? Nasaan yun? Sa sink. Sa sink! Correct! Sa lababo, may pinakamaraming napoproduce na biodegradables kasi doon natin, pag mga hinihiwa natin, so et cetera. So, number two, another principle sa waste segregation is that lahat ng nabubulok, kailangan bumalik sa lupa. Number three, lahat ng hindi nabubulok, kailangan bumalik sa factory. Those three simple principles. Una, segregate at source. Number one, lahat ng nabubulok, kailangan bumalik sa lupa. Number three, lahat ng hindi nabubulok, kailangan bumalik sa factory. So ngayon, dun sa iyong sink, no, considering that you are having about 50% of your solid waste as biodegradables, ang sinasuggest ko, magkaroon ka ng parang maliit na container dun. Ba? Lagayan ng ice cream, o lagayan ng mga cookies, para sa lahat ng mga peelings nyo, no, lahat ng pinagbalatan, balat ng itlog, nandun siya. Siyempre, yung mga kanin or natirang ulam, pwede nyo naman pakain sa hayop. Halagay nyo doon. Tapos sa ibaba, ay merong basurahan naman for plastics and for non-biodegradables. The very reason why your basura is so stinky and so mabaho is because pinaghahalo natin ang nabubulok sa hindi nabubulok. So pagka nagprotesta yung mga basurero at hindi nanguha ng 2 weeks, Diyos ko, amoy bangkay na yung buong barangay. Why? Kasi pinaghahalo yung nabubulok sa hindi nabubulok. Considering that if you try to put biodegradables in plastics, it will produce methane. At kung may mga proteins na nandun, it will produce sulfur. Kaya sobrang baho. There is ammonification that is happening there. Nagpuproduce sila ng ammonia. Kaya sobrang baho. But if you try to segregate your wastes, na itong mga nabubulok na to, after a few days or after a day, puno na yung container, and then ilagay mo siya sa lupa, ibaon mo siya sa lupa. So, takpan mo siya ng lupa. Yung mga microbes na nandun sa soil, this will be the one to degrade. Kaya nga siya degradable. Yung mga microorganisms natin that are present in the soil will be able to degrade the organic matter that is present in your biodegradable wastes. Hello, people. Are you with me? No? So, kung ano ba, sasabihin mo, ma'am, nasa urban setting na tayo eh. Wala po akong lupa. So, pwede ka naman gumamit ng paso. No? So if you have 5 pots na medyo malalaki, clay pots for that matter, lupa, nabubulok, tapos lupa, tapos nakaipo ka na naman, lagay mo na naman siya doon, takpan mo na naman ng lupa, etc. So pag napuno yung first pot mo, punta ka sa second pot, punta ka sa third pot, punta ka sa fourth pot, punta ka sa fifth pot. Pagdating mo sa fifth pot, guys, yung first pot mo, ready na siya, decomposed na siya, kasi it will only take 28 days for the organic matter to be composted. So, pataba na yon. Hello? Pataba na yon. Pwede mo na siyang kuhanin at ilagay mo na siya sa garden mo or sa other halaman mo, which we are going to use later kasi nga urban container gardening ito. So, lahat ng hindi nabubulok, yun lang nga ibalik mo sa basurero. Now, I know that you are basically based in Cabanatuan, and if you have a chance, you can go to one of our barangays here, yung Pagas. I don't know if somebody here lives in Pagas, no? But Pagas is actually a very, very good example ng
political will. Alam mo yun? Si Kapitan ay talagang magaling with regards to this. So, we tried to interview them. I think that was last year. Kasi sa kanila may mga garden sila. Pagpasok mo pa lang sa Pagas, puro flowers na. So, sabi sa amin nung secretary ng barangay, before daw, ang dami nila talaga nakahakot na basura doon. So, for some time, yung mga basurero doon, siguro mga 3 times a week pumupunta o mga ganyan, no? Tapos, naturuan sila ngayon mag-segregate. Meron silang malaking-malaking material recovery facility sa Pagas na nandun sa basketball court nila. Covered court, I mean. So, anong ginagawa nila? Lahat ng mga hindi nila mga recyclables nila, dinadala nila doon. Malaki. Malaki yung material recovery facility nila doon. Alam mo ginagawa ni Kapitan? At the end of the year, okay? At the end of the year, papupuntahin niya ngayon yung mga bumibili ng mga recyclables. Kuminsan daw nakaka-generate sila ng mga 150,000 pesos out of the waste, out of this non-biodegradable waste, no, na naipon nila, recyclables. Tapos ang gagawin ni Kapitan, alam nyo, ibibili niya ng notebook, ballpen, bag, medyas, and up to the point na makabili ng uniform para dun sa mga bata, dun sa barangay. Hello? So, syempre, yung mga tao, na-encourage sila to do so. Tapos sabi ng secretary, alam nyo ma'am, sabi niya, ngayon po siguro pag pumasok sa amin ng basura ang garbage truck, baka 1/4 lang po ng truck ang nakukuhang basura. Kasi po yung mga tao natuto nang mag-segregate, nagagawa na rin po sila ng compost. Tapos yung po mga recyclables na dadala naman po sa MRF, kaya konting-konti na lang po ang basura ang nakukuha ng mga basurero. Wow. And to think, ang ganda-ganda ng garden nila. Nagtitinda sila ng lettuce doon eh. May hydroponic si Kapitan doon, no? And these are actually a community garden. So, we don't have to go far. We have examples here in the Cabanatuan and you can go there as a co-op, no? So, ito yung sinasabi natin. So, we have to understand that solid waste management is a crucial issue talaga. At the core ito talaga ng problema natin sa climate change. At ang Pilipinas ay hotspot na tayo. Kasi sobrang dami nating basura, grabe. Dahil nga sa psyche ng Pilipino ng tingi, Ma'am JD. Sachet. Pumunta ka sa Singapore, hindi ka makakabili ng sachet. Malakihan kagad na shampoo, malakihan na gatas, malaki. Pero dahil ang mga manufacturing companies, kinikater nila yung Filipino psyche ng tingi. Kaya napakadami nating basura. Sachet ng shampoo, sachet ng gatas, sachet ng Milo, sachet ng mga ano yun, mga pang-ano sa pagkain, mga junk foods, etc. Kaya napakadami nating solid waste. So these are some of the things that we have to take into consideration, no? So talagang mabigat ito. Hindi lang ha, balik natin sa F5. Ako, mabalik ako sa onion. Sorry. Yan. Okay. So, sa mga solid waste management practices natin, as of 1999 pa to, no? Pero ngayon, mas grabe na. So, ayan. Ugali naman natin yan, di ba? Pag may bakanting lote, tinatapon yung basura. 38%, Diyos ko, sinusunog. Bawal po yan. Sa Clean Air Act, bawal na bawal po yan. So, 52% hinuhold ng mga garbage collectors. Pero kagaya ng senior ko sa inyo kanina, dun sa Pagas, konting-konti na lang po yung kanilang na ibibigay sa garbage collectors because they have learned to segregate. Yan. So, can you imagine? Ganyan po. Everywhere, anywhere sa Pilipinas ay talagang grabe ang basura. So, tingnan niyo po ang ating solid waste problem cycle. So, ito po ang ating mga households. Sila yung number one culprit. Unsustainable quick fix practices. So, dahil quick fix, tapon lang kung saan-saan. No? Parang ang datingan po kasi sa Pilipino eh, ay yung basura ko, hindi ko problema yan. Problema ni Kapitan yan.
Ay, ako sasalan niya, tatamak, bahala si Kapitan mag-ayo. Sasabi naman ni Kapitan, teka muna, hindi ko problema yan. Problema ni Mayor yan. No? At sasabihin naman ni Mayor, ay, hindi ko problema yan. Problema ni Governor yan. At sasabihin ni Governor, problema ng Presidente yan. So, because of this unsustainable quick fix practices, anong nangyari na po? There is increasing volume of solid waste generation. My goodness. Plug na yung ating mga kanal. Mga drainage natin, puro clog na. So, it causes flooding. Ito po mga city landfills natin, mabuti na lang po, pinagsasara na yan. Eh, ngayon po yata, dinadala sa Tarlac yung ating mga basura dito. Increased health problems. Increasing LGU cost for collection and disposal of solid waste. Ang laki po niyan. Nasa about 40 million pesos a year ang ginagastos ng LGU para lang sa collection and disposal ng solid waste natin sa kabanatuan. Increased air pollution and groundwater contamination. So, what are we facing? Increased greenhouse gases? Increased global warming? Anong ultimate consequence? It aggravates climate change. So, even as we talk about our topic today, recovering the path to recovery amidst modern challenges of climate change, guys, nasa mga kamay natin ang solusyon. Hello? Do you agree? Yes, ma'am. Yes, nasa ma'am. Nasa mga kamay natin. No? It's so simple. For the past 25 years, we've been segregating in the household, in our house. Kaya yung mga anak ko, pag napunta, nakikain sa ibang bahay, pagkakain, ang tanong, saan po nila lagay yung nabubulok? Automatic sa kanila. So, yung may-ari ng bahay, nasi-shock, ay, sige na, ilagay mo na dyan, pagsamasamahin nyo na dyan. Isa, ano, nasa psyche na ng mga bata, ay, hindi na nila kayang dibdibin yun, na pagsamahin yung nabubulok sa hindi nabubulok because it's been practiced for a long, long time. So sabi ko nga, if you're doing a thing for 21 consecutive days, ha? 21 consecutive days, walang hinto. Halimbawa, nag-aayos ka ng higaan mo bago ka bumangon, nagligpit ka talaga ng higaan mo for 21 consecutive days, it will become a habit. So the same is true with segregation. Pero class, ang segregation, sorry, class na naman. Guys, ang segregation sa bahay, hindi pwede gawin lang ng isang tao. It should be corporate. Kailangan as nanay, as tatay, or ate, or kuya, kausapin mo yung members, lahat ng members of the family and tell them that this is what we should do as a family. Eto, maglalagay ako dito ng lahat na nabubulok dito. Hindi pwede maglagay ng sachet dito, ha? Lahat ng sachet nandito sa baba. Maliwanag. So, it should be corporate. Okay? And if you do this for 21 consecutive days, it will become a habit. Then it will become a lifestyle. Then it will become a character. Si EJ De La Cruz na nagsisegregate. Si Mary Rose na nagsisegregate. It has become a part of him, inner core, that wherever she goes, hindi niya talaga pagsasamahin ang nabubulok at hindi nabubulok. This is how we go to the path of to recovery. And pag naituro ko to sa inyo, tapos naituro nyo sa pamilya nyo, naituro nyo sa nanay nyo, sa tatay nyo, sa pinsan nyo, yes, we can experience path to recovery. But otherwise, we are helping aggravate climate change. Are you still with me? If you're still with me, kindly... Yes, ma'am. May emoticon ba dito sa... Masa na ba yung emoji? Ala, alam mo emoji dito. No? Okay. And ay, kanina may nag-heart eh. Okay, so yun, situation. So these are some of the things that we really have to take into consideration. And these are not, you know, this is not rocket science. Napakadali-dali lang gawin ito. And yet, a lot of Filipinos are not in any way helping.
Kaya actually yun nga ang gusto kong iaral sa aking dissertation eh. Why, despite ng environmental education, ang mga Filipino youths today are still not mindful of their wastes. Kaya nga meron pa kaming tanong sa mga makakalikasan eh. Gumawa ba ang Diyos ng basura? Tanong ko sa inyo, gumawa ba ang Diyos ng basura? So kung hindi gumawa ang Diyos ng basura, ayusin natin. Pwede ba pakitapik mo balikat mo, sabihin mo, umayos ka. Umayos ka. No? Okay. Sige po. And another, yan, napag-usapan natin ang climate change. Now let's go to food security. So, we will now talk about urban container gardening, if you don't mind, no? So, itong mga compost na nagawa natin out of this segregation that we have, di ba, nakakaipong kaya ng mga compost eh, dun sa iyong mga paso, di ba? Pwede mo siyang gamitin ngayon sa urban container gardening. At napakaganda nito kasi makakatulong ka pa sa recycling. So, yung mga recyclables ng mga top, mga PET bottles natin, pwede natin gamitin for this. Okay? So what is urban container gardening? Actually, this is a food production system considered as nutrition garden. Yan, ganda ng description, ano? Nutrition garden of a household. Okay? So it is actually a household activity that utilizes containers and growing fruits. Okay? Kaya nyo naman magtanim ng fruits eh, sa mga container. Basta malaki lang siya. Meron akong nahingi. Alam niyo sa mga refilling stations, yung bang mga yung bilog na galon, yung inilalagay sa mga dispenser, kuminsan may mga sira na silang ganun, butas na. So nahihingi lang 'yun, bubutasan mo naman talaga 'yung container eh. Alam niyo, pinuno ko 'yun ng lupa at saka ng compost, nagtanim ako ng isang kalamansi doon. Ma'am JD, hindi na kami bumili ng kalamansi ever since. Bunga na lang siya ng bunga doon sa isang container na 'yon. Well, imagine what if you have three. Oh, edi hindi ka nabibili talaga ng kalamansi. You can grow these vegetables in these containers and even herbs for family consumption. And it is the cheapest and healthiest way of food production as it utilizes what? Bio-waste? Ayun na, pinag-usapan natin. A sources of what? Fertilizers in growing crops. So ito na. We're facing challenges in food security. Ito yung sagot. Urban container gardening. Ano daw siya? Ulit, food production system that is considered as nutrition garden. It is the cheapest and healthiest way of food production. Ayan. Palanggana ang ginamit, no? So, isa-isayin natin. And then, ito naman, mga PET bottles. So, makita nyo, may perforation siya, may mga buta siya, no? Ito, kangkong. Yung upland kangkong na tinatawag, no? Nakakabili ng mga ganyan sa Ace Hardware. So, yan. Mamaya tuturo ko sa inyo yung soil mix. Kasama dito yan. So, ito naman, mga... Ano ba to? Hindi ko alam kung anong mga klaseng materials to, no? Pero, yan. Pinagsama-sama lang siya. Ito naman, mga... doy packs, no? Ng mga juice. So, tinahe. Yan, ginawang taniman para hindi na siya kalat. Yan ang sitwasyon. Then ito naman, mga seedling bags. Mga para sa mga herbs. Kasi depende din sa size nung itatanim mo yung iyong container. Okay? So these are herbs. Excuse me. Ito naman, mga nakahiga na mga 5 liters. Ay, nagtanim ng kamatis, ng ano ba yan, sibuyas, may mga lettuce. O yan, et cetera. So ito, pati sirang gitara, tinamnan. Mga drawer ng cabinets, o. Oh. Di ba? Alam nyo ba, nakakita pa ako pantalon. Tinalian yung sa paang ganun, ng pantalon, nilagyan ng lupa. Ay, kadaming na itanim. O yan, pati karton lang, o. Oh. Everything is possible. Everything is feasible. Just use your imagination. Kailangan lang may maganda kang lupa. No? Yan, yan. Magaganda pa yung mga baskets na to eh, no?
So, ito ay later ko lang yan i-discuss yung mga organic fertilizers na yan. Ito kasi vermicomposting production. Ito kasi ginagamit namin sa farm namin, no? Medyo taxing to pero maganda din siyang gamitin. Pero for the meantime, yung composting na lang muna ng ordinary yung gagamitin natin. Kasi ito, medyo mabigat to kasi mag-gather ka na mag-mix in mga raw organic materials, is just shred mo siya, no? Para maging maliit, no? Kailangan mo ng shredder. So, didecompose muna siya for 2 weeks, tapos nun mo siya lalagyan ng mga, yung worm na ginagamit ito, hindi yung earthworm, kundi ang ginagamit is African night crawlers. So ngayon, pag nilagay mo na yung worm, inoculation mo na, kakainin ng worm yung mga decomposed mo na mga ano, tapos dudumi siya, yung dumi niya, yung na tinatawag na vermicast. Yun ang isa sa pinakamagandang pataba na nakita. No? So talagang napakaganda nito. So, yan. You gather and prepare materials such as farm, garden, or kitchen waste. Pwede. Wag lang kanin kasi baka langgamin. Pag nilangga, mamamatay yung mga uod. So, rice straw, animal manures, vegetable trimmings, and fruit peelings. Yan. Ginagather yan lahat, no? And, sabi nyo nun, gather all organic materials in the farm, plant waste, and animal mature with 75% carbon and 25% nitrogen source. Yan. Tapos, isi-shred. Ayan, merong shredder para mas madali siyang ma-decompose. Tapos, ang ginagawa is parang sandwich, no? Dumi ng hayop, tapos mga dahon, dumi ng hayop, mga rice straw, dumi ng hayop, mga damo, etc. So, ganun. And then, inaanohan siya. Tag dito, dinidiligan. Ako yan. Ayan, nag-aayos dyan sa aming vermicompost, no? So, after a while, lalagay na siya ng earthworm. So, 1 kilo ng earthworm is about 1,000 pieces. For every 1 square meter of vermibed, no? 1 square meter, okay? Ay, actually, yung 1 kilo, marami ka na yung malalagyan yan, eh. Siguro mga nasa 4 na beds. So, gagawa ka ng beds na ganito, no? Gagawa ka ng, ayun. Parang ganyan, yan yung beds, no? Hollow blocks lang, tapos lagay mo ng sako sa ilalim, tapos dun mo ilalagay yung mga na-decompose mo. Tapos meron yung shed, meron dapat bubong. Hindi kasi siya pwede, yung mga worms kasi hindi pwedeng maarawan o maulanan ng todo. Ayan. So after that, i-harvest mo na yung vermicompost mo, ipahihiwalay mo yung compost dun sa mga bulate, ng mga anak ko. Hinihiwalay yung mga bulate dun sa compost. And then, from there, out of the 7 beds yata namin, nakakuha kami ng mga higit 20 na mga vermicast o vermicompost. Ayan na, oh. So, yan na yung ginagamit sa aming mga gulay, aming mga puno dun sa farm. So, yan ang aming paggamit ng vermicomposting. So, saan makakakuha ng, ano, ng ANC, ng African Nightcrawler? Saan makakakuha ng shredder? O, pointer. Co-op kayo. Pwede kayong manghingi sa gobyerno. Punta lang kayo sa city. Doon sa ating city agricultural office. Meron silang focal person for organic agriculture. Mag-request kayo doon. I-endorse kayo sa province. Tapos ang province endorse kayo sa region. Eh, yung grupo namin, malakas kami, diretso kami sa region. Hindi naman, kailangan talaga din ng endorsement ng city tsaka ng province. Mag-request kayo, no? Mag-request kayo doon sa city agriculture office ng vermi, kung ilang kilong vermi kailangan nyo, kung kailangan nyo ng shredder. Napakalaki ng budget ng organic agriculture. Hello? Kasi banner program na siya. Dati ang banner program lang ng agriculture is rice, corn, and high value crops, yung mga lettuce, mga ganyan. Ngayon, pang fourth na ang organic agriculture, bilyunan base ang pondo. Kailangan lang ng request. Oh, I'm giving you tips. No? So, as a co-op, gustong-gusto nila yan, people's organization. Yan. Kami kasi, ano kami eh, NGO kami. No? So, ganun ang sitwasyon.
you just have to have a rationale why you need this. Kamo, may mga, after this kasi, eh, sabi ko nga sa inyo, if you will not act on this, wala lang. Lahat na natutunan natin, wala lang. No? So, I'm giving you tips on how to do this. So, you can make a request as a cooperative na you need this for your members para for food security. Yun ang mga rason for food security that we'll be able to have our own fertilizer for our urban container gardening, etc., etc. And, alam nyo, pag binigyan kasi nila kayo, performance nila yun. Are you with me? Ganun ang labanan sa gobyerno. If they were able to give you something out of the funds, performance nila yun eh. So, on a yearly basis, saan na punta yung pondo? Pag hindi nagagamit yung pondo, di ba, bumabalik lang yan sa National Treasury. Gamitin natin. Ayan, ibigay ako sa inyo ng tip. Okay, so, yan, medyo, ano na yan, no? Yan lang din yan. So, ito yung mga sa composting natin, pwedeng gamitin ay mga biodegradables, etc. So ito na, paano natin, ngayon ano gagamitin natin sa ating containers? So kailangan butasan mo siya. Kami ang ginagamit namin is soldering gun para mabilis. So switch mo lang yun, iinit yung dulo, bubutasan mo itong mga bote. Tapos, ito ngayon ang soil mix. Guys, for the longest time, inaamin ko sa sarili ko na hindi ako green thumb. Kasi pinagtatawanan ako ng mga kaibigan ko, cactus na lang daw, Ma'am JD, hindi ko pa mabuhay. Hindi na nga dinidiligan yung cactus, hindi ko pa mabuhay, namapatay ko pa siya. But when I learned how to do soil mix, ay nako, wala na palang hindi kayang mabuhay pag tama yung soil mix. Okay, so ano yung soil mix? 30% garden soil, 30% ng compost na nagawa mo, and dinadagdagan namin ng 30% sunog na ipa or carbonized rice hull. Noon may nakukuha lang kami sa Bantog eh, yung gumagawa ng Miki sa Bantog, doon sa may Iglesia ni Cristo sa Bantog. Ano bang Bantog yun? Malapit sa De Guzman Subdivision, doon mayroong maraming CRH na nakukuha doon. So yun ang paghahalo-haluin. So, yun ngayon ang ilalagay mo sa iyong containers. So, yan na. So, seed preparation, planting, seed germination, transplanting, hardening, and sunlight exposure. So, isa-isahin natin yan. Hanggang anong oras, Mama ko, Ma'am JD? Ma'am, ano, sige po, go ahead lang po tayo. Sige po, kaya naman po yan hanggang siguro mama, hanggang 12. Okay, hanggang 5 p.m. daw po ma'am. Ganda daw po goodness. Ng topic sabi ng mga nasa social natin. Ah, talaga? Okay. Pwede po nating i-resume. Okay, sige. So I'm giving you tips no kasi nanghihinayang kami talaga sa pera ng organic agriculture kaya we're really spreading the good news na a lot of help can come from the government. Kaya lang hindi natin alam sungkitin. This is the very reason why I'm encouraging you because as a co-op, hindi kasi pwedeng tumulong ang gobyerno, ang DA for that matter, sa single persons. Kailangan group. So, meron kayong CDA, etc. So, that's enough, no? Meron kayong representation, meron kayong legal documents to represent the group. So, tama na yan. Okay? So, these are some of the things. Okay. Ito naman yung sa pagdidilig, no? Later ko na yan. Yan. Okay. So, we have here what is known as food always on the table. No? Imagine mo, if you have vegetables in your garden, pwede kang makasave eh. No? Carrots pala to, kala ko celery. Kasi guys, bumili ako ng 3 celery, puno ng celery sa sangitan, yung meron pang ugat. Okay? Medyo fresh naman siya. Huwag naman yung patay ng luntang, kulantoy na. You know what I did? Pinutol ko yung dahon, itinanim ko sa container yung celery. And never na rin akong bumili ng celery. 2 weeks after, nagdadahon na siya ulit. Hindi ka naman araw-araw gumagamit ng celery, Ma'am JD, di ba? So, kung may pansit ako, I just have my celery there because I have 3 containers with celery that is continuously. No? Guys,
we just have to be to appreciate that we are in the Philippines. We have 12 months of sunlight, my goodness. What does it mean? When you have 12 months of sunlight, you have photosynthesis. Di nyo ba napansin? Kahit anong buto lang itanim mo, ay iba to mo. Sa ayaw mo sa gusto tutubo. Lahat ng kinain mo, Indian mango. Itapon mo lang. Whether you like it or not, tutubo siya. Because tropical country tayo, we have sunlight, which is primarily ang major source ng photosynthesis. So yun ang sito. Unlike sa Greenland, sa whatever, sa Iceland, 6 months na madilim, 6 months na puro araw. Yung northern parts ng Canada, ganun din. So, sino ng gabi, may sunlight na sa'yo. Minsan naman, walang sunlight, madilim lahat. Pero tayo 12 months straight. Kaya kahit ano itanim natin, pwede tayo mapuhay. So what does it mean? Imagine mo, if you will plan on planting, say, meron ka 3 pipinong puno, meron kang 10 kamatis, tapos meron kang about 50 lettuce. Bah! Salad ka na. Eh, kamahal-mahal ng salad. No? So, naisip mo, magtanim ka naman ng sile, kamatis, pechay, sitaw. Aba, may pampanigang ka na. No? So, imagine mo, if you have talong, itorta mo yan. And mind you, if you grow talong in an organic way, at niluto mo siya, talong should taste like egg. Kaya siya tinawag na eggplant. Hoy. Kaya siya tinawag na eggplant. It should taste like egg. Pero hindi natin siya ma-taste na egg kasi nga tigas-tigas ng balat ng mga nabibili nating talong sa palengke. No? Why should we grow our own food? Actually, this is not only food always on the table, pero ang tawag namin dito is growing our own food movement. Growing our own food. Sabihin nyo nga, grow our own food. Grow our own food. Bakit ko ito sineshare? Let me tell you a story. One time kami mag-asawa nagpunta sa Makatbong. I don't know kung sino sa inyo nakakaalam ng Makatbong. It's one of the barangays in Cabanatuan. And I think Eric has heard this story when he was still in my class. So, sabi namin, asi tatay mo, sabi namin dun sa about 20, 22 years old na binata. Ay, nandun po sa Tumana. Ah, anong tanim nyo? Sabi ng husband ko, sitaw po. Eh, anong ini-spray nyo sa sitaw? Kill po. Kill. K-I-L-L. As in, kill. Uy, sabi ng husband ko, malakas yun na. Eh, ilang beses kayo nag-i-spray? Every other day po. Makadalas naman. Eh, paano kung halimbawa magbebenta na kayo, ilang araw kayong humihinto ng pag-i-spray? Hindi ba dapat ganun naman talaga, guys? Para may withdrawal, no? Para hindi naman makain ng mga bibili yung gamot. Sabi ba naman ng bata, ay, wala pong ganun. Kasi pag huminto po kami ng spray, uuurin po yung bulaklak tsaka yung bunga. Kaya po pa nag-spray ngayong umaga, sa hapon po, pipitas na. Diyos ko po. Tapos sabi ba naman niya, yung nga po mga baboy namin, hindi po namin binibigyan ng reject eh. My God! Ito yung klase ng agriculture na walang konsyensya. Yung baboy niya, hindi niya pakakainin dahil natatakot siyang mamatay dahil sa tindi ng gamot na nilalagay nila sa sitaw. Pero they don't mind na makain ito ng mga bumibili. Tapos sabi ng lola, ako nga hindi ko makain ng kanilang tanim eh. Meron ako dito sa likod ng bahay, walang spray. See? This is the reality that we have in our mga tumanas. Para sobrang ganda ng talong, sobrang ganda ng ampalaya, sobrang ganda ng sitaw, isang damakmak na spray, unregulated. Hindi naman yan pinipigil at kinokontrol ng gobyerno, wantosawa. So whether we like it or not, meron tayong tinatawag na bioaccumulation. Through the years, na-accumulate sa katawan natin itong mga insecticide, pesticide, fungicide, suicide na to. Before we knew it, at age 40, 45, bukol here, bukol there, bukol everywhere. Why? Because they are lodged
in our fat tissues. Mga babae, breast cancer, ovarian cancer, uterine cancer, lung cancer, mga lalaki, kidney cancer, throat cancer. Abay, Diyos ko, kung mag-spray yung ating mga magsasaka ng ampalaya, ng pipino, ng mga ano, kala mo hindi mamamatay. Kung magsipag-spray na ganyan, langhap na lahat, wala man lang mga cover ang mga mukha. Hello? From that time on, na nakausap namin yung bata na yun, hindi na ako bumibili ng sitaw sa palengke. Hindi na rin ako bumibili ng ampalaya, tsaka ng talong. That's why we have to grow our own food. Hello? Umoji naman dyan. Ma'am, kinabahan na yata kami bumili ng gulay din sa palengke. I tell you, you should be. You should get scared, baby. You should get scared. Because these are some of the things, and you want, may I scare you some more. Ang sabi sa amin ni Dr. Lawrence de Guzman, one of the doctors here in Premier Hospital and who's actually the hospital director now in Wesleyan University Hospital, he told us, you know what? Nueva Ecija has the highest incidence of nasopharyngeal cancer. Why? Because of the sprays. Nasopharyngeal cancer. Because of the sprays. And before we knew it, tayo na consumers, na pinaghihirapan natin yung pambili, pero dahil ito'y agrikulturang walang konsyensya, they're practically killing us all. This is the very reason why we should grow our own food. And it's not rocket science, I've told you already. I've experienced it, I've done it, been there, done that, and it's so easy. You just have to have time. Time lang ang kalaban mo. And of course, a lot of times, weather. Pero other than that, you can grow your own food with no issues. My goodness. Can you imagine? If you have about 10 square meter lot. Ano kalaki to? 1 by 10. Pwede ka palang mag-grow doon ng 1,200 hills ng pechay. And sa harvest, pwede ka maka-harvest ng about 40 kilos. Medyo... sa ano ko lang, hindi ako gumawa nito, taga probinsya, Office of the Provincial Agriculture gumawa nito. Medyo parang hyperbole sa akin to, pero sige, try natin. 40 kilos daw ma-harvest mo sa 10 square meter lot, times 40 pesos per kilo. So pwede ka maka-gross sales ng 1.6. Ilas mo yung 400 total expense ng labor, o yung mga ginamit mong materials para sa pagpapataba, etc. So meron ka, maka-net ka ng 1,200. Okay? So, what if there are about 1,447 households that will do container gardening? At naka-save sila ng 1,200. 1,200 times 1,447 household, that will be roughly 1,736 per month or about 20 million per year divided by 1,447. Pwede daw magkaroon ng 14,400 net savings per household per year. Diba? Ito savings pa lang. Pero kung lalaliman mo to at gawin mo ng entrepreneurial ang espiritu mo, entrepreneurial spirit, di, hindi ka lang magsisave, dinagdagan mo na yung containers mo, pwede ka makabenta. At ang dami naghahanap ng organic vegetables kasi marami ng takot. Sa lahat ng sinasabi ko sa inyo, marami na nakaka-realize. Kaya, when you offer them organic vegetables that are, you know, walang mga chemicals, and you can eat it without guilt, ay, ang daming naghahanap, no? So, because of this, eto na yung solusyon natin. Mga gabay sa pagtatanim ng organikong gulay. Okay. So, ano ang organikong pagugulayan? So, sabi nga noon, ito'y pagtatanim ng gulay na hindi ginagamitan ng anumang chemical. Okay? So, hindi tayo gagamit ng urea, hindi tayo gagamit ng triple 14, hindi tayo gagamit ng malatayon, hindi tayo gagamit ng kung ano pa man dyan, no? Hindi tayo gagamit niyan.
So, ito yung kombinasyon ng mga bagong technology at traditional na pagtatanim. So, we have to understand that this is actually a technology. Hindi ito mang kepweng. Inaral na to, no? Yung mga ginagawa na to ng mga technology, gamit na, alam na to, inaral na to. At ito'y paggamit ng mga bagay na nasa paligid lamang. Mga damo nyo, na inipon, kinumpos nyo, tain ng baboy, ay tain ng kambing, tain ng baka, o yung mga pinagtabasan nyo ng mga ano, etc. Nasa paligid lang siya. Ano pa? Nangangalaga sa kalusugan ng mga magsasaka at mamimili kasi nga hindi gumagamit ng mga chemicals. Nangangalaga sa kalikasan. At ito yung pagsasakang may. Pakibasa nga. Pagsasakang may konsensya. Pagsasakang may konsensya. Kasi sa sustainability, guys, tatlo lagi pinag-usapan. People, planet, and profit. Unahin natin, planet muna. Planet, environment, the people, yung health ng people, and profit. Last lang yung profit. Pero pagka ikaw, walang konsensya, profit lang ang iniisip mo eh. Nakagaya na sinare ko sa inyo kanina. Walang pakialam, mamatay man yung bumili. Mas ang mahalaga, kumita ako dahil nagustuhan sa sangitan yung aking tinda. Dahil walang sira, walang butas, perfect. Pero pwede ka rin mag-grow ng perfect na sitaw, perfect na pipino, perfect na lettuce without chemicals. Been there, done that. At ito yung pagsasakang may konsensya. So, anong benefits? Una, ligtas sa lason. Mas masustansya, there have been studies proving na pinag-compare ang conventionally grown vegetables at mga organically grown vegetables at nakita talaga na mga organically grown vegetables are packed, densely packed with nutrients. Proven na yan. Inaral na yan. Mas malasa, mas malutong. Pag nakakain kayo ng conventionally grown na sitaw at nakakain kayo ng organically grown na sitaw, mas matamis ang organically grown na sitaw. Mas masarap yung talong na organically grown. Sabi ko nga sa inyo, lasang itlog, manipis ang balat. Hello? Yung mga lettuce, talagang malutong, masarap. Nakakatulong gumamot sa sakit na cancer. Ayon sa mga scientifico, kaya nga, hinahanap na to talaga. We have our free-range chickens na nag-grow kami ng mga chickens na nangingitlog na hindi kumakain ng feeds. Dahil ang feeds natin ay punong-puno ng antibiotics, ng growth hormones, na GMOs, genetically modified organisms, mga corn and soya na ginagamit sa feeds natin are 90% GMOs. Pero kami, meron kami mga manok na ang kinakain lang nila ay tinadtad na madre de agua, finerment sa molasses at saka sa darak. So after 3 days, yun ang pinapakain. So continuously gumagawa ng para tuloy-tuloy yung pagkain. Kinakain naman ng mga manok. Nangingitlog din sila. So yung mga itlog nila ay walang chemicals, walang antibiotics, wala. Kaya ang dami-dami bumibili. Because it has been proven that these organically grown foods, both vegetables and eggs and meat, can help solve cancer. Nakakabuti sa kapaligiran, mataas ang demand. So these are the benefits. So we are now facing a way of yung food security challenges na to by doing this. No? So, ito hindi na to organic, hindi na to gardening eh, originally. So, ano to? Ito yung planting calendar. October ngayon, pwede magtanim ng palaya. Mga bush beans, pwede din. Corn o eggplant, pwede. So, lettuce, pwede. So, by the way, meron 2 types of lettuce, no? Merong highland, may lowland. So, sa lowland, ito yung mga yung mga leaves na kulot-kulot, no? Yung sa highland kasi yun yung sarado eh. Yan, kagaya nito, yung iceberg sa Benguet yan eh. Pero dito yung mga loose leaf. Yan, pwedeng tumubo yan. Tagal na namin nagtatanim ng ganyan. Mustasa pwede ngayong October. Patola pwede. Pechay pwede. Pepper pwede. String beans pwede. Tomato pwede. Eh, my goodness. O lahat pwedeng itanim. Ano pang dahilan? Ideal season pa lahat. So game na. Sa pagpili ng lugar, of course, we have to choose yung malapit sa pwedeng pagkuhanan ng tubig.
Now, by the way, kung dito kayo sa Kabanatuan magtatanim, ang suggestion ko, yung pandilig nyo, kailangan kuhanin nyo na sa gabi, ilagay nyo na sa timba, patuloyin nyo na gripo sa gabi. Tapos kinabukasan nyo siya ididilig. Para sa ganun, yung chlorine mag-evaporate. Kasi naranasan ko na ipinandidilig ko sa gulay ko dito, nagtanim ako ng lettuce dito, chlorine yung chlorinated water yung pinandidilig, hindi masyadong tumubo. Pero dun sa farm namin, dahil galing sa poso yung tubig, tsaka galing sa fish pond, maganda yung tubo. So yun, no? At dapat nasisikatan ng araw sa loob ng halos kalahating araw. Mga 6 hours kasi, minimum, no? Kailangan na arawan sila. So we have also to understand the acidity ng lupa, anong klase ng lupa. Pero kasi nga, kung soil mix na gagamitin mo, wala ka ng problema dyan. And then of course, we have to know the population ng mga damot insekto. Paghahanda ng lupa. Nasa bastong paghahanda ng lupa, nakasalalay ang annual production. Kailangan bigyan ng magsasaka ng sapat ng panahon ng paghahanda ng lupa. Ito naman sa bukid na to, hindi na to sa organic container, no? So yan. So hindi na natin masyadong aralin yan kasi talagang sa bukid na yan eh. Ito lang, pagpili ng binhi. Okay? So mahalaga matutunan ang tamang pagpili ng binhing itatanim. Dapat hiyang ito sa local na condition. Kaya nga sabi ko sa inyo, pag bumili kayo ng lettuce, yung pang lowland. Hindi pwedeng bumili ng pang highland, no? Dapat nakatama sa hiyang, sa kondisyon ng klima, lugar at tradisyon, kulturang umiiral at kagustuhan ng mamimili. Other than lettuce, lahat na ng binhi available pwede. So what we're trying to find is the open pollinated varieties. Ano to? Ito yung mga binhi ng gulay na maaring itanim ng paulit-ulit. Pag bumili ka kasi nakasulat F1, so, ibig sabihin, hybrid ito. Hindi mo na siya pwedeng ulitin. Kasi pag sinabi mong F1, yung kanyang parents, P1 and P2, pinag-times siya. So, meron kang yung first generation offspring, kaya siya F1. So, ibig sabihin, yung mga characteristics ni parent 1, parent 2, ay nasa'yo. Pero pag inulit mo siya, medyo lalabas na dito yung mga tinatawag natin na recessive characteristics. Pag sa palay pa, sasabihin up and down, no? So ang binipili natin is open pollinated varieties. Ayan, co-op na naman kayo. Mag-request kayo sa Office of the Provincial Agriculturist. Pwede kayo makahingi ng open pollinated varieties. Nahihingi lang yun kasi ang Nueva Ecija ay merong seed center. Ang seed center natin nasa tapat ng Philippine Carabao Center sa City Science of Muñoz. Science City of Muñoz. No? So pwede kayo na naman mag-request. Dear OPA, ang ating OPA ngayon is Dr. Jobit. I-google nyo na lang. So yon, pwede kayo mag-request. Ma'am, pwede po ba kami makahingi ng mga open pollinated varieties ng sitaw, bataw, patani, o et cetera, kamatis, talong, et cetera. And they will give you siguro mga tikakalahating kilo. O, hati-hatiin nyo na lang, lagay nyo na lang, magtigi-tigis ang kutsara na lang kayong ganyan. O, tapos lagay nyo sa plastic na ano, mapapamigay sa mga members. Ah, dami ko ng tips sa inyo. O, diba? Letter request lang lahat, guys. Ang susi. Sa food security, open pollinated varieties, pwede kayo mga hingi. Okay. So these are the different families of vegetables. Kailangan natin kasi malaman to para sa ganun, alam natin sa isip natin kung ano yung mga itatanim natin. So we have the leafy vegetables. These are crops mainly used for their leaves, whether eaten raw or cooked. No? So usually grown for salad. They require full sunlight. They can also be grown in containers and pots. Kaya tinuturo ko to sa inyo. Medyo mababaw lang mga roots nito. Minimal pest, alam nyo ba? Papiliin mo ako, magtatanim ako ng pechay o ng lettuce. Magtatanim na ako ng lettuce. You know why, guys? Ang pechay, ang daming butas. Ang daming kumukurot sa kanya. Ang daming kumakagat sa kanya. Pero ang lettuce, wala. Actually, there was a time gusto ko ng itisis. Ano ba yung meron sa lettuce? Ba't hindi siya kinakain ng insekto? Unlike dun sa ano. No? So, walang trellis na kailangan. And this is very ideal for backyard gardening. So, what are they? We have mustasa, we have pechay, we have kangkong, we have lettuce, of course, no? We have bok choy. Can you imagine if you have bok choy? I love bok choy talaga. I have some bok choy in my farm today, no?
So what happens is that after 30 days, i-harvest ko yung bok choy, stir-fry ko siya, bawang sibuyas, itcha ko siya doon, lagyan ko siya ng sesame oil, oh, masosyal-sosyal pa akong konti, bipili pa ako ng Japanese tofu, sama ko siya, wow, my goodness! Densely packed ang nutrients at napakasarap. Lettuce ko, kuha lang ako doon, ipagpag ko lang sa pantalong ko. Pwede ko na siyang kainin. Bakit? Kasi wala namang chemicals eh. Pwede ko siyang kainin right there and there. Right? Now, when you say cucurbits, ito yung gumagapang. Bottle gourd, yung upo, patola, kundol, kalabasa, etc. Siyempre, kailangan niyan trellis. So, ang ganda ng container garden mo kung may trellis pa siya, no? Gumagapang doon yung pepino mo, 30 to 90 days to grow, deep roots, kaya medyo malaking container ang kailangan nito. So dito, bag ito tinanim mo, ang suggestion ko mga half sako na lupa. Kasi malalim ang roots nito eh. No? Ang palaya, pwede rin. It requires full sunlight and can also be grown in bigger containers. Okay? So pwedeng yung galon ang tatamnan nyo yan. Tapos trellis, ang ganda. So mapapansin mo, pag nagtanim ka ng pipino, ang liit-liit pa lang niya, namumulaklak na siya. So ang ginagawa namin, tinatagal namin yung bulaklak kasi sa halaman, meron tayong tinatawag na energy budget. So merong energy budget. So yung energy para sa pag-grow, may stifle. Kasi pupunta siya dun sa flowers kasi magta-try na siyang magbunga. So lahat ng energy mapupunta dun, hindi siya makakalaki. Mababansot yung pipino. So gagawin mo, tatanggalin mo yung mga bulaklak para makalaki siya. Okay? So pag nakalaki na siya, mula sa lupa, mga 1 meter, tinatanggalan lahat ng dahon dun. Para sa ganun, makalaki yung iyong pipino. Okay? So that's how you grow it. Imagine mo, sarap-sarap ng pipino. Pagka tanim mo pa lalo, kuha ka lang dun, punas mo lang sa pantalon mo ulit, ngangatain mo na naman yung pipino, tamis-tamis. Hey! No? So sana ma-excite kayo. Ito naman yung mga solanaceous crops. Pepper, tomato, eggplant, potato. Hindi pa ako napagtanim ng potato. Pero lahat yan, pepper, tomato, eggplant, Diyos ko, napakadali lang nilang tumubo. So, better grown in summer or hotter regions? Oh, definitely atin yan. Deep roots din. Nagtanim ako ng okra sa isang maliit na container, 1.5. Saya ko, lalaki ng dahon. Hindi naman pala mamumunga. Kasi kulang yung lupa. No? So kailangan malaki din yung container niya, no? Can be grown in bigger pots. And of course, yung mga kamatis, they require trellis, no? So yan, solanaceous. And then of course, we have the root crops. So dito pagka ganito, nagtry ako magtanim ng ano to? Ano yung radish? Ano sa Tagalog yung radish? Labanos. Labanos. Tama po ba? Oo, labanos. Kailangan kasi nito sandy loam yung soil. So, ang ginawa ko, yung soil ng aking container, hinaluan ko talaga literal ng sand. No? Kasi kailangan loose yung soil eh. Para sa ganun, makalaki yung iyong root crops. So, again, they can be grown in bigger pots. No? So, minimum of 12 inches deep na plots para makalaki siya. Full sunlight is required. So, pwede ng direct seeding yan. Nakagrow din ako ng carrots, ha? Big time, yabang ko. Dahan-dahan ng dahon ng carrots ko. Galing! Nung bunutin namin, eh, sinlaki ng thumb ko yung carrot. Pero ang tamis-tamis naman niya. Eh, it's my pleasure na rin. No? Wow, nakagrow ko ng carrots. But never again, kasi sayang yung panahon. Eh. Lit-lit naman. Sinlaki lang ng thumb ko yung carrot. Pero ang tamis-tamis niya. No? So talagang medyo sa malalamig na lugar kasi yan dapat. Then we have legumes. So, bataw, sitaw, patani, no? So, they produce edible pods and seeds. So, syempre, kailangan natin ng trellis. So, ito sinasabi ko sa inyo, na nakagrow kami ng meter long. Basta mahaba na sitaw na walang butas. At ang aming pang-spray lang ay oregano. Nagtadtad ng oregano, binabad sa tubig poso. After 2 days, siyang in-spray. Ala, perfect. No? So, hindi mo kailangan mag-spray ng kill. Hindi mo kailangan mag-spray ng malatayon. Oregano lang pala, pwede. Pwede ring neem, pwede ring kakawate, pwede ring makabuhay. Kung alam niyo yung mga halaman na yan, mamaya, pakita ko sa inyo. So, it is actually a green manure, itong mga legumes na to.
So, yung ibang mga magsasaka, after nilang naka-harvest ng palay, habang may tubig pa yung bukid, hinahagisan nila ng munggo, no? Because alam natin na they contain nitrogen, no? Kaya sila green manure. Malilesen na yung gamit na pataba next season dahil dun sa green manure. So, yan. No? And then we have crucifers, we have broccoli. Broccoli pala yun, hindi pala broccoli. Broccoli. Kaya pala hindi kami makaintindihan nung kaibigan ko, Amerikana. Broccoli ko ng broccoli. Broccoli pala. Cauliflower, kale. My goodness, nagkapagtanim kami ng kale. I have about 22 containers of kale. Ang ganda-ganda ng kale. Syunga, hindi ko alam kainin. Hindi namin nagluto. Hindi namin alam kainin yung kale. Eh, napaka-nutritious pala niyan. Brussels sprouts. It has anti-cancer properties if prepared well. Loves organic fertilizer. Recommended to be eaten cooked than raw. Okay, so yung kale. Hindi ko alam, sayang yun. Nasira lang. Hindi namin alam kainin. Anyway, so yan, no? And then we have herbs. Parsley, basil, rosemary, basil. Nagtatanim kami ng basil as sacrificial plants. So, gulid ng aming mga gulay, nandun ang basil. Dun, pinupunta na lang sila ng mga insekto, no? Rosemary for chicken. Tarragon, napakasarap na tea nito. If you have tarragon, can you imagine? Kuha ka lang ng mga 6 leaves ng tarragon, lagay mo sa tasa, buhusan mo siya ng mainit na tubig. Napakabango nito. Oh, sarap. Ang sarap-sarap niya maging tea. So, inumin mo lang siya, nakaka-relax siya. Yan. They are for culinary purposes, medicinal purposes, no? Tapos yung mint mo naman, lagay mo siya sa tubig na iniinom mo. So, ang sarap ng lasa ng tubig mo. It loves to be planted in pots with lots of organic inputs and can tolerate partly shaded areas. Yung rosemary, hanggang ngayon, hindi ko pa rin makrak ang kanyang mystery. Hindi ko alam kung gusto niya sa init, kung gusto niya sa ma-shady, gusto niya sa semi-shade dahil hindi ako makabuhay ng matagal. Pero kung minsan naman, tumatagal din kaya lang, biglang bila na lang, mamamatay siya, no? Hindi ko siya masyadong gamit. Ang gamit ko talaga, tarragon, basil, yan, mint. Yan, no? Mga herbs. Okay? So, are you learning so far? Okay pa ba kayo dyan? Yes, ma'am. Okay. So, paano naman ang pagpupunla at pangangalaga ng punla? Okay, so meron tayong tinatag na seedling tray method. Ito yung mga seedling trays. Okay, so binibili din to sa agricultural supply. Pwede ding i-request, Ma'am JD. Nililis na lahat ni Ma'am JD, pwede i-request. Ito, hindi na natin gagamitin to kasi ano na yan, no? Seedling tray. So, ano ito sa malakihan na to, no? Huwag na yan. So, pero pwedeng ihalo yung garden soil, compost, at inuling na ipa, yung CRH. Yun din ang ginagamit para sa seedling tray, no? Okay, so yan. And then, sa seedling tray, yan. So, merong different types ng seedling tray. Pag 164 holes, para sa leafy vegetables yan, kasi maliliit lang naman yon. So, maliliit lang yung holes na yan. 104, hanggang 100, pwedeng dun magpunla ng sile, talong, kamatis, pwede ding yung cucumber, yan. Pag ang mga 60 holes, ito yung mga malalaki yan, ang mga ampalaya, patola, yan. Yan ang idea ng mga holes na yan, no? So, sa seedling tray, again, ihanda ang punlaan sa pamamagitan ng paghahalo ng isang parte, one part ng banlik o kaya ng garden soil, one part ng organikong abono, one part ng inuling na ipa o CRH. Yan. Tapos, haluin itong mabuti. Yan, hinalo. Tapos, ilalagay mo siya ngayon, pupunuin mo siya, tapos titiktikin mo. No? So, hanggang mapuno ang bawat butas. Tapos, ayun na. Ginagawa ko, meron akong stick ng barbecue. So, bubutasan ko unti-unti. Isa-isang ganun, tapos habang nilalagay ko yung isa hanggang dalawang buto. Yan, inyan. So, diligan ito, maglagay ng tatlong buto ng kamatis, talong o sili sa bawat butas, tabunan ito ng manipis na lupa. So, you have to understand na ang buto sa pag-seeding, kung ano yung nipis ng buto, yun yung nipis ng lupa. No?
Say for example, magpupunla ka ng ano ng lettuce, eh napakaliit lang ng buto ng lettuce. Tapos ibinaon mo siya ng 3 inches. Ano mangyayari doon sa buto? Hirap na hirap siyang pumunta doon sa ibabaw. Kasi hinahanap nila yung sunlight eh. Pansin nyo yan, yung buto pumapaibabaw. So kung malalim yung pagkakatanim mo, pwede siyang mamatay. So kung ano yung nipis ng buto, yun din ang nipis ng lupa. No? 7 araw, makalipas tumubo ang buto, mag-iwan lamang ng 10 punla bawat butas ng tray. Kasi kung minsan 2-3 na itanim mo eh, di ba? So pagka after 7 days, nakita mo tumubo na sila, bawasan mo. Tapos ilagay mo na lang sa ibang lalagyan, no? Ang bakanting tray, yung ibang punla. So ilagay ang mga tray sa seedling rack, maaring lagyan to ng bubong upang hindi masira ng malakas na ulan at di masyadong malanta sa sobrang init. So nilalagay mo na siya sa kubo or iwasan din na makain ng inyong manok o makalkal ng aso. No? So sa mga projects namin nila Eric noon, eh, yun ang mga nakita ko sa reflection paper, kinalkal na ng manok o ng aso nila yung kanilang mga tanim. So ingatan din. No? So yan, pwedeng gumawa ng ganyan. So, kung merong space ang inyong co-op, kung meron kayong lugar na pwedeng ganito, pwede kayong gumawa ng mga ganyan. So, yan na. So, tumubo na ang ating mga seedling. So, palagay ko ito, ang palaya to, no? So, yan, mga ganyan. So, alagaan ng mga punla sa pamagitan ng wastong pagtidilig, magbomba ng biopesticides o biofungicides. Biopesticides na ginagamit namin, kagaya ng sinabi ko sa inyo, oregano. Tinadtad yung oregano, tapos nilagay sa tubig poso, finerment lang siya ng mga 2 days. So after doon, pwede na siyang pang-spray. Kung kinakailangan, upang maiwasan lang. Pero pagka seedlings pa lang, hindi kami nag-spray. No, usually, pagka medyo malaki na siya. So, yan. So, ito naman, kung walang seedling tray, pwede sa styrofoam. So, yan. So, walang dahilan eh. Wala po kami pambili ng seedling tray. O styrofoam, mahingi ka doon sa titinda ng gulay. Nahihingi lang yan, di ba? Ganyan yata, binibenta na. Sabihin natin, 5 piso, binenta sa'yo. Yan. Yan. Pwede ka mag-seedling doon. No? Yan. Pwede yung ibang ginagawa, nagsisidling muna sila dyan. Pag tubo na, tsaka nila nilalagay sa seedling tray. Ay, mahirap yan. Ayoko yan. Diretso na lang tayo ng buto sa seedling tray. Kasi maingat tayo eh. Baka mamaya maputol yung ugat, mas lalong masira. Yan. Isang klase ng seedling yan. Pero hindi ko ginagawa yan. Ako direct na lang yung buto sa seedling tray. Pumula na ang palaya. Ito, tingnan nyo to. Bitakin ng bahagya ang buto. Binibitak pala. No? Tapos ibababad sa tubig ng 24 hours. Tapos kinukulob ng 24 to 48 hours hanggang lumitaw yung ugat. Okay? At saka pa lang siya ilalagay sa seeding tray. Ganun pala ang pamumunla ng ampalaya. Oh, now we know, no? So, lagyan ng seeding tray na may pinagalong inabong ipa, bandik at organong abonico, itanim sa bawat butas. Makalipas ng 10 araw, maaari na itong ilipat, tanim. So, kasi matigas yung buto ng ampalaya, kaya ganyan ang ginagawa. Okay, seedling hardening. Paghahanda sa alaman sa kondisyon na mararanasan ito sa labas ng bahay punlaan. So, ginagawa ito sa pamagitan ng unti-unting pagbibilad ng sa araw ng punla at pagbawas sa tubig na dinidilig. So, sa cucurbits, bago mo siya itanim, mga 3 days before mo siya ilipat tanim, inilalagay na siya sa araw. Tapos binabawasan na din yung tubig. Ang solanaceous, 1 linggo bago ilipat tanim. No? Siguraduhin pa rin na ligtas ang halaman sa pagkabali, sanhi ng, hindi ko mabasa, ano yun? Sanhi ng malalakas na hangin at mga pag-alagalang hayop. Okay? So, yan. Ayan na ang ating mga seedlings. Eto na, transplanting. So, paano naman ang transplanting? So, pagka tumubo na yung mga seedlings mo, paano siya ililipat tanim? So, pagka cucurbits, 10 to 12 hours. Araw. Matapos ipunla. No? So, yung mga kamatis naman, 3 linggo. 21 days. Okay. So, yung talong naman, mga 1 month. Matapos ipunla. Noon siya itatransplant. Okay? So, yan ang mga days. No? So, isagawa ang paglilipatanim sa hapon upang maiwasan ang labis sa pagkalanta ng mga halaman. So, sa hapon.
So makikita nyo, ang ginagawa, buo. So itinutulak yung puwit ng seedling tray para buo yung ugat. Huwag mong hihilahin na ganun sa taas. Hinila, putol eh. So kailangan itutulak mo sa puwit para makuha mo siyang buo. That's how you do it, no? Ayan. So huwag patandain yung mga punla kasi magiging sanhi ito ng pagkalagas ng bulaklak sa panahon ng pamulaklak. Makakabuting alamin ang wastong edad ng bawat uri ng gulay na itatanim, siguraduhin matitigas na ang puno ng punlang ililipat tanim. Okay, so tinuro na sa atin pagtalong, isang buwan, pagkamatis, tatlong linggo, mga ganun. Pagka yung mga leafy, mga 7 days to 10 days. Yan, wastong edad ng punla bago paglilipat. Kalabasa, 7 to 10 days. Ampalaya, 10 to 15 days. Talong at sile, 25 to 30. Kamatis, 3 weeks, no? Pechay, 10 to 15 days. Lettuce, 10 to 15. Repolyo, 10 to 15 days. Yan ang time ng paglilipat. Okay? So, pagtatanim. Okay, question. Alin sa dalawang palagay nyo ay mamumunga ng mas maganda? A or B? Alin dyan na mamumunga na mas maganda? A or B? B daw po, ma'am. B. Bakit? Sagot, bakit? Hindi, para kasi ma'am, ano, nagsisiksikan po itong isa, parang di makakahinga yung mabuti. Hindi siya maka... Tama ba, ma'am? So, syempre yung B, ano? Bakit? Kasi, definitely, kasi mayroong competition. So, sikat ng araw, competition sa tubig, sustansya, sa space, no? So, hindi siya masyado makakalaki. Kaya nga yung seedlings natin, pag puno siya doon, binabawasan natin, nililipat natin sa iba, no? Ayan. So, anong distansya? Pag talong sili kamatis, about 60 centimeters between rows, 60 to 70 centimeters between heels. Eh, container naman tayo. So, definitely kung talong, eh, isang talong lang, isang container. Sa kamatis, kung nakahiga yung galon, pwedeng dalawa lang. O kung pechay naman, sa isang 1.5, mga dalawa lang na pechay sa isang nakahigang 1.5. No? So, ganun lang ang sitwasyon natin. So, ganun din sa pechay. Mustasa. Guys, saglit nga lang. Inom lang ako. Day lang. Yan. Hello po, Sam. Baka po meron tayong mga questions. Pwede na rin po natin sigurong i-time para po mamaya ay masagot na po ni ma'am. Standby lang natin yung mga questions po natin. Bibilisan ko na ha, para makapag-question and answer tayo. Yan. Kadagang paraan ng pagtatanim, ayan na, urban container gardening natin. So, i-browse nyo na, magkaroon na kayo ng idea kung anong gagamitin nyo, 1.5 ba, galon ba, pwede ding kawayan na diretso, pwede ding mga, ayan. Tingnan mo to, pagkapatayo kasi yung ano, isang pechay, isang pet bottles lang, no? Ito pwede ding malalaking mga seedling bags. Yan, sili yan. Pero malalaki. Huh? Yan. Yan, no? Naglilipat na siya ng tanim niya. Oh, lalaki ng mga pechay, oh. Kasi mas maganda talaga kasi sa container. Kasi dagdag ka lang ng dagdag eh. So, anong ginagamit ko na pandilig? Ang ginagamit namin na pandilig class ay hugas bigas. So, simula sa araw na to, huwag ka na magtatapon ng hugas bigas. Nagsaing ka, huwag mo itapon yung tubig na pinaghugasan ng bigas. Ipunin mo, meron kang isang pichel na medyo malaki. Agahan, o nilagay doon. Tanghalian, hapunan. At pag namumulaklak na yung iyong mga halaman, no? Dinadagdagan natin 'to ng mga pataba kagaya ng balat ng saging. So, simula sa araw din na ito, alam mo na pala na balat ng saging pag tinadtad mo, ihalo mo dun sa hugas bigas, napakaganda niyang ipandilig. Talagang lalaki ng ganyan. Dahil yung mga hugas bigas, eh mga mayroon din siyang mga nutrients na kakailanganin ng iyong mga microbes dun sa soil. So organic gardening kasi guys, ang pinalalago ay yung soil, yung microbes, yun ang binubuhay. Dahil lang po, may sasara lang ko.
Yan. No? So, ang ano po, ang usapin po sa organic gardening is that ang binubuhay yung soil. Kaya yung soil ang pinupuno ng mga macro and micronutrients. So, yung hugas bigas mo, may nutrients doon. Yung dinikdik mo na itlog, balat ng itlog, dinikdik na balat ng itlog, ibubusa mo siya, hindi igigisaya, ibubusa. Yung walang mantika, ibubusa mo lang siya hanggang sa maging brown. Tapos didikdikin mo siya, pwede mo din siyang ilagay sa iyong mga halaman. So, hanapin ko lang po dito yung ano, mga halipip yung mga sa ano yan, magbabalag, huwag na rin po natin aralin yan. Alam niyo na yan, na pagpapatubig. Gusto ko lang i-share sa inyo yung ano, yung mga halaman na pwedeng, siguro pwede to. Saan na ako napunta? Nawala na ako. Ayan. Okay. So, ito po yung mga common pests. Ito na po tayo mag-e-end, no? So, para meron po kayong idea. Yan. Ah, ito po. Meron po tayong tinatawag na pruning. At ito na, papapalago na po, no? Okay, so... Yan. So, ito po yung sa ampalaya tsaka sa upo, maski sa pipino. So, palakihin ang halaman na may 2 metro. Talbusan ito para madaling paglaki ng supang. Bawasan ang dahon 1 meter from the ground. Ito po sinabi ko sa inyo kanina, no? So, binabawasan po yan. Pinuputol para magsupang. Yan. Sa mga solanaceous naman po, itong mga, meron po tayong tinatag na suckers. No? So, nakikita niyo ba yung daliri ko? So, kung ito yung main branch, tapos ito yung sanga niya, meron pong tumutubo na nasa gitna. Ang tawag po doon ay sucker. Pinuputol po yun. Again, energy budget. Para po yung energy ng halaman, mapunta lang siya doon sa tamang branch kung saan pwede siyang mamulaklak at mamunga. No? Yan po. Pinuputulan yan talaga. Yung kamatis, yung talong, yung sili. Kaya lang yung tao ko, tigas ng ulo eh. Ayaw maniwala sa akin. Kaya kung isa ako nagpuprun mag-isa, sakto na kamay ko mag-prun. Okay, so yan. Pangasiwa po ng peste ng gulay. So, una-una po, pwede tayong gumamit ng mga resistant varieties, pwede tayong mag-intercrop and rotate, o pwede tayong gumamit ng mga pest repellents, mga sacrificial plants, kagaya ng basil, kanina sinabi ko sa inyo. And we shall encourage natural enemies, physical control methods, importance of weeds. Okay. Meron po tayong mga fruit flies. Ito po yung mga kumakagat, sumisip-sip ng ampalaya, no? Sa kamatis, meron din. Sa eggplants, yan, meron din. Maski sa mga fruit crops po, sa papaya, sa langka, meron din yan. Fruit flies. Actually, problema namin yan sa aming passion fruit. Hindi kami makadami ng passion fruit kasi ganyan. Usually, nilalagyan po ng mga net bugs. No? Binabalutan. Pwede din gumamit ng mga pheromones. So, ang ina-attract po kasi nito, mga male population, tapos hindi na sila makakapag-reproduce. Sticky traps. Aphids. So, pwede po, ito, marami to sa mga tomatoes, sa peppers, sa eggplant. So, usually po, ginagawa ko dyan ay ganun din. Yung oregano, no? Ferment. Tapos, nilalagyan ko po ng konting joy in dishwashing liquid para lang siya may sticker. Sinispray no, sa kanila. Pero kung minsan talaga tsinatsaga ako, yung mga likod ng dahon, ay tinitiris ko na lang. Aphids control, no? Pwede pong gumamit ng fermented egg, shells, no? Spray Calphos. So, pag po kinuha niyo yung mga dahon na infested, hindi po siya idalapon lang doon sa may gilid ng halaman. Kailangan po siyang sunugin or ibaon. Pwede din gumamit ng yellow sticky plants, eye traps, no? Meron din pong, pwede din gumamit ng extracts ng neem, ng kakawate, ng hot pepper, tsaka ginger extracts. Medyo masakit lang po sa kamay pagka binlender mo yung hot pepper. Pero yung neem, yung kakawate, pwede nyo pong gamitin. Alam nyo ba yung kakawate? Madre kakao? No, madre kakao, kakawate. Pwede din pong gumamit ng plastic mulch. And then pwede mag-intercrop with chives.
Mga cucurbit beetles, usually po sa umaga to eh. Nasa umaga to talaga, nandyan sila. So, pagka umaga, mga 6:30 to 7, nandyan talaga sila. So, pwede pong tirisin, tiriside. No? Pwede rin gumamit ng mga rice hull ash, nilalagay po sa mga dahon. Intercrop with radish. White flies, and usually common naman din sila against the tomato sa eggplant. Yan. So, sticky traps, elimination ng weeds, OHN, oriental herbal nutrients. Mayroon pong paraan, pwede niyong panoorin sa Google yan o sa YouTube. Intercrop with onion. So, yan po. Ay, makakita kayo ng mga pepper, sili, oh, ganyan. Broad mite host range. So, usually po ang ginagamit, yun yung prune, dinudurog, at tinatapon, ay, at sinusunog. Pwede mag-smoke, no? Pausukan. Pwede din gumamit ng hot pepper and kakawate extracts. Flea beetle, ganun din, kakawate. Pwede mag-intercrop ng ibang mga chives, onions, etc. So, dagdag paraan sa pagpusa ng peste, tiricide. Tadyak tayon. Hindi po malatayon. Tadyak tayon lang tayo. Tiricide lang tayo. Smoke bomb. Pausukan. Balot tayon. Hindi rin humalatayon. Ibabalutin lang natin. Pwede po tayo maglagay ng mga attractant crops, kagaya ng zinnia, sunflower, cosmos, castor oil plant. No, pwede din lagyan ng kulambo. Na? Malilit na mga kulambong ganyan. So, yan po ang mga dagdag na paraan. So, mapapansin niyo po, pagka yung mayroong organic garden, kailangan po marami kayong bulaklak. Para sa ganun, yung mga insekto, sa halit na pumunta sa inyong gulay, pupunta na lang sila dun sa mga bulaklak. Yan po ang susi. Kaya, pagpasok niyo sa farm namin, may cosmos, may zinnia, no? At kung ano-ano pang mga bulaklak. At magandang tingnan, di ba? Eh, napakadali naman pong itanim. Minsan ka lang magtanim ng cosmos, hindi ka na magtatanim ulit kasi malalaglag na ulit yung mga buto niya. Matubo na naman siya, damuhan mo lang yun. Matutubo na naman yung mga anim doon. Huh? So, mechanical na paraan, light traps. Hindi po kami gumagamit ng light traps eh kasi napag-aralan po na yung mga white light, attractant din po sila sa bees. So, pwede niya mapatay yung mga bees. Hindi po kami gumagamit niyan. Pero mga yellow sticky traps, ayan, no? Mga binabag mo yung palaya mo. So, ayan. Ayan po, na ano sila dyan, na natatrap sila. Ito po yung sex pheromone trap na sinasabi ko sa inyo. Ma-attract niya kasi yung male flies, no? So, wala ng reproduction. So, pagbabalot, etc. So, natural enemies, huwag mag-spray ng mga chemical na pamatay peste, hayaan ang damo sa ibang bahagi ng taniman, magtanim ng mga halamang nakakahikayat ng peste, like basil, amaranth. Amaranth po, esculitis, sunflower, cosmos, zinnia, at magkaroon ng lugar para sa kanila. So, ito po, ito yung makabuhay. Ito gusto kong pakita sa inyo. Yan, makabuhay po yan. Iniitsa lang po yan sa puno, eh, kung sana siyang dumadami. Yung mga dahon nun yan, napakagandang biopesticide. Neem tree, perhaps alam niyo naman na po kung ano yung neem tree, no? Ayan, marigold. Yun hong, ano ba yung marigold sa Tagalog? Basta marigold. Mabaho din ho kasi ito eh. Kaya ayaw nila yan. So yan po yung ginagamit natin na pamatay peste, no? Na trapping, netting, bagging, mga mechanical na pamamaraan. So light traps, ayan, inulit lang po, no? Okay, wag na po yan. So, ayan, umani na. Umaani na tayo, Ma'am JD. Okay, so hindi na po yan, no? So, again, balik tayo sa Organic Vegetable Garden. Dito po ako magtatapos. I hope na nakapag-impart po ako sa inyo ng knowledge with regards to how we can face these challenges of food security and climate change. Una, ating waste segregation. Pangalawa, yung naipon natin na compost, pwede natin gamitin para sa ating organic container vegetable garden. We can grow our own food. Pwede tayong makaiwas na kumain ng mga chemically laden ng mga pagkain. And pwede tayong makakain ng una safe, fresh, nutritious food. At kung maging entrepreneurial nga ang ating utak,
pwede nating dagdagan para pagkakitaan natin ng ating organic vegetable garden. With that, I hope meron po tayong natutunan sa umagang to. So I'm ready now for the question and answer. Thank you so much po. Alright, ayan. Thank you so much po, ma'am. So, I think meron ba tayong mga questions po from social media sa Facebook? Sa Bonnie side. Nga po, sa Bonnie side, yes. Yeah. Naranasan ko po talaga kasi yung siguro mga 10 sili ko. Eh, pababayaan lang ng tao ko na mamatay. Ang dami-daming aphid. So, inisa-isa ko talaga yung mga dahon. Talaga tinitiris kong gano'n, no? May sabon nga. Pero hinugasan ko para hindi masaktan yung mga estomata. Ako, may mga estomata pang nalalaman. Opo. Yan, ang dami nating ano, no? Ang dami nating nakuha ng learnings kay ma'am. Mag-start na yata po kami magtanim, ma'am. Push na po namin to, ma'am. Oo. Kanya-kanyang bahay, paramihan. Magpa-contest kayo. Sino may pinakamaraming naitanim? Sino may pinakamalaking bunga? Oo. Alin nyo kasi, nagpa-contest ako ng ganyan sa isang slums area. Sa Bantog. Hala, nagulat si Kapitan. Biglang naging green yung slums area. Abaye, tumubo ang mga kamote. Talbos ng kamote dun sa bubong eh. Mga okra na, kasi wala silang lupa, nasa mga bubong nila yung kanilang mga tanin. Pwede, no? Well, those are some of the things. May question po? Ay ma'am, ako po, may question po ako, mga personal Sige. Question. Joma po pala, Joma po from iPro. Yes. Ma'am, ano po, since sa inyo ma'am personally po, paano po yung habit niyo talaga ng ano, ng waste management? Kasi halimbawa po kayo, meron po kayong work eh, di ba? Para po doon sa mga kunyari, lahat ng nasa household natin eh nagtatrabaho. So paano po yung ano, yung personal po na ginagawa ninyo? Like busy kayo sa trabaho, uuwi na lang sa gabi. So paano po yung waste management ninyong implement? So ganito po, kasi may apartment po kami dito sa Kapitan Pepe. No? So, meron kami apartment dito. So, yung mga tenants namin, talaga nire-require namin sila to segregate. So, it happens lang na what happens is, meron kaming vacant lot sa tabi, no? Nung aming apartment. So, lahat, basta ang sabi ko lang sa kanila, pwede nyong itapon lahat ng nabubulok nyo dun sa kabilang bakod, provided walang plastics. So, for the past 8 years, wala po kaming amoy dito. So, lahat ng If I can show you, meron kaming recyclable bin dito. So puno na nga siya ng ano eh ng mga plastic bottles. Actually, balak-balak ko Eric sabihin sa mga estudyante ko na mag-organic gardening ngayon, pwede na silang pumunta dito at hingin. So may recycling kami dito. So lahat ng mga tenants, uminom sila ng Coke, etc. So nandun. So yung isa naman ay mga karton, tapos pero po dun sa mga bins namin for plastics. So lahat na hindi na, lahat na nabubulok, lahat sila nire-require namin talaga ng container. Tapos itinatapon na lang namin sa kabilang vacant lot provided walang plastic. So wala kaming amoy. It's as simple as that, sir. It's as simple as that. Hindi na nga lang namin nagagamit for compost, pero yung gilid ng bakod namin, may tumubo ng avocado, may tumubo ng papaya, may tumubo ng mangga. Ala, ang laki-laki na ng avocado doon. Kaya, maski hindi amin, matutuwa yung may-ari dahil ang lagu-lagu na nung kanyang, sa dami na ng compost na naitanim, naitapon doon sa kabila. So, yun po. Ma'am, ano naman po ang take nyo sa hydroponics? Hindi po kasi kami nag-hydroponics kasi bukod sa, ang setup ay napakamahal. Pangalawa, it's not organic. Kasi chemical po, yan eh. Yung, ano tawag nila doon? Set A, set B? I don't know. Meron po kasing chemicals din yun na inihalo to mimic yung mga nutrients that are from soil. So, chemical siya. So, sa organic po kasi, sa national, kasi po merong Philippine standards for organic, no? National standards for organic. So, parang Biblia yon ng mga nag-organic, no? Provided yan ng Bureau of Agriculture and Fisheries Standards. Yung ating tinatawag na National Standards for Organic Agriculture, eh, hindi ho pwede ang
hindi soil-based sa organic. Okay. Kasi ang principle, sabi ko sa inyo, sa organic, ang binubuhay yung soil. So dapat sa soil lahat ang punta nung ano, para kung madaming microorganisms na nandun sa soil, siya yung magpo-provide ng necessary amino acids na kakainin naman ng halaman. Kaya nga sabi ko sa inyo, densely packed ng nutrition ang halaman pagka organically grown. Kasi pinupuno mo lahat ng compost na dinadala mo dun sa soil, kinakain lahat ng halaman yun eh, sa nutrient cycling. Thank you, Sir Joma. Ano pa po? Hindi ho sa... Sorry ma'am, ako madami po akong tanong eh. Ang ganda po nung topic ninyo eh. Ma'am, ano po? Nabanggit niyo po kasi kanina na meron kayong parang farm. Ito po ay nasa probinsya, no? Hindi po dito sa Kabanatuan, sa city natin. Opo, nasa Palayan City po. Ah, Palayan. Okay. Taga-Bungabon po ako talaga. Okay. Ma'am, kung ano po, meron po ba tayong parang, paano ba? Pwede nating sabihin pattern o model na naging feasible po ito sa Kabanatuan talaga? Ah. Person po na part po noong inyong ano, noong inyong community maybe? Sabi ko nga po sa inyo, punta kayo sa Pagas. Apo. Punta po kayo sa Pagas. Yung sa Pagas po natin. Yeah. Yes. Actually po kasi, yun nga, no? Nag-try kasi ako magtanim ng mga lettuce ko dito. Same lettuce, same soil. Mm-mm. Hindi ko masyado nakalaki eh, dito sa Kapitan Pepe eh. So, siguro because of the temperature din, etc. Pero siguro kung hindi puro sementado masyado, no? Baka feasible siya. Pero nakagrow kami. Hindi nga lang kasing lalaki ng mga lettuce namin sa Palayan. So nakagrow din ako dito ng bok choy. Nakagrow ako ng bok choy dito sa Kapitan Pepe. So, yun nga, sabi ko sa inyo, nandito yung kalamansi ko na itinanim ko sa galon na bilog na galing sa nahingi ko sa refilling station. So meron akong kalamansi dito, etc. So, ganun. Okay. So ma'am, parang ano pa rin po, no? Parang kung tutuusin, kung dito po sa urban, parang pang self na gamit lang talaga ang maganda, no? Parang kung gagawin po siyang entrepreneurial or business, siguro sa ibang part na lang ng Nueva Ecija, kasi sabay, malaki naman yung Nueva Ecija, di ba? Hindi naman tayo mauubusan ng lupa. So at least yung mga pang personal po na gamit natin, ano? Yung kaya nating i-produce dito sa city natin. Yes, yes. For some time, ang dami namin lettuce dito, nakalagay lang sa bakod. No? So, yung mga kasi maliit lang yung space namin dahil merong parang garahe na rin ito. So, apartment, tapos harapan garahe. So, common garahe. So, yun lang. Medyo, hindi ko na rin itinuloy kasi nga meron naman ako sa farm. We can grow our own food sa farm. So, hindi ko na rin tinuloy dito sa kabanatan. Pero, I want you to see Pagas kasi meron sila talagang community garden doon. So, pwede nyo kayong lumibot doon anytime. Okay po, ma'am. Ma'am, ano na lang po ang dami ko talaga. Ma'am, dalawa na lang, ma'am. Last two questions na lang. Sige, maski 10. Ma'am, ano po yung technique niyo? Kasi po ano eh, for example, based po sa experience namin, no, doon po sa Bungabon, since sibuyas po kami doon eh. Yung isa ko po kasi tito nag-try ng purely na organic talaga siya. Tsaka yung mga traditional way, ayan nga, yung sa bonicide na ini-spray, di ba? Para nang sa ganun, kapag daw humamog sa kinabukasan, madudulas si yung mga peste. Parang ganun po yung ano nila eh. Nga lang, nagkaroon po kasi halimbawa yung sa army worm natin sa sibuyas, hindi po kinaya nung sa organic eh. Bali yung sa tito ko po na organic na yun, parang medyo malaki yung nalugi niya po doon kasi una silang tinamaan. May mga ano po ba? May mga bagong pamaraan siguro kasi matagal na po yun eh. Para po sa mga ganun na ano, sa mga ganun na peste. Parang hindi na po kasi kaya noong ano, sa organic natin. Actually, sa malakihan, wala akong masasabi sa army worm kasi nung dalihin ng army worm yung aming pipino na nasa greenhouse, no, talaga, in matter of 3 days, ubos talaga. Kaya nga. So, isang naging nakitang ano ng husband ko is pinapasok yung manok dun sa greenhouse. So, yun ang umubos ng army worm. Pero how can you do that with an hectare? Yeah, yes, hectare tama of land. actually, sir, if you will notice, no, wala naman dati itong mga army worm na to.
So these are actually, anong tawag natin dito? Mga mga insects na very recently lang talaga na nakita, no? And we believe that these are actually results ng sobrang paggamit ng mga chemicals na nagkakaroon na ng immunity ang mga insekto with regards to this. Kasi maski ang DA, hindi nila alam sagutin yan eh. Hindi nila alam ang gamot sa armyworm. At isa talaga yan sa problema sa sibuyas. Eh, so sad for your uncle na talagang as much as he wants to, you know, gumamit talaga ng organic way, eh, wala po akong alam na pwedeng ano. Unless, ayun nga, pinapasok namin yung manok na ubos yung armyworm dun sa ano, pero you can never be sure. Baka correct. Ayan na naman sila, bigla na naman silang atak. So sorry, wala po akong alam. Thank you po ma'am sa ano, sa honest na answer. Mm-hmm. So last na po ma'am. Sige po. Last na po ma'am. Eh ma'am kayo po ba ay ano, kasi napakaganda po nung ano eh, nung advocacy na parang let's grow our own food, 'di ba? Parang kayo po ba ma'am ay kasi katulad po sa atin na parang super busy na sa buhay ano, yung mga andito po sa city natin para mabilis na ang facing ng buhay, eh game po ba ma'am kayong gumawa ng mga instructional videos dito? Parang si iPro po ang magpo-provide ng video production. Or baka may ma-recommend po ba kayo na siguro YouTube channel na po pwedeng panoorin ng mga members natin or yung mga nakikinig po sa atin? Para alam po nila yung alam nyo po, step by step na gawin. Kung wala naman po, baka ma'am, gusto nyo po. Why not? Actually, yung husband ko sa Free Range Chickens, meron siyang tutorial na video para sa paggawa ng feeds para sa mga free-range organic chicken, no? Sa vegetables kasi, kasi nga, sir, ganito kasi, yung house, napakadami sa YouTube. Gahanap ka lang. Ang itinuturo namin is the whys. Why you should do it? So, kaya po sa makita nyo, itong mga instructions na tinuro namin sa inyo, ano lang siya, kumbaga sa ano, parang icing lang siya nung cake. Yung cake talaga is why you should do it. Primarily for, you know, growing your own food, for your health, for the environment, and konti lang yun sa profit. Pero more on how we can help the environment and how we can help ourselves na hindi tayo magkaroon ng mga bio accumulation itong mga chemicals na to sa katawan natin. So yung pong mga house ay napakarami po sa YouTube, sa totoo lang. Hindi tayo mawawalan ng mga ideas. And in fact, yung iba pong naituro ko sa inyo ay, yung iba din ay mga na-share lang din sa amin ng mga co-farmers. And nga po, yung iba, mga natutunan mo din sa YouTube and everything. So yun, sir. Pero kung why not, pwede naman po. Okay, thank you. Thank you very much po, ma'am. At saka anyway, kahit naman po ano eh, no, kahit naman hindi for profit talaga siya, kung tayo ang magpa-plant ng sarili na or tayo magpo-produce ng sarili nating pagkain, edi ang laki rin ng menos natin, 'di ba? Pagdating sa mga gastusin, sa mahal ng ng gastusin ngayon. So, wala ka mang kinita, makakatipid ka naman, so yung neto mo tataas pa rin. Sa, at yun din ang kita mo, 'di ba? Imagine mo, last 2 weeks ago, I went to Angeles City. So, nasa Magalang kami, may bilihan ng gulay doon. Sabi ko, sabihan ako, ma, bibili lang po ako sandali ng gulay. Can you imagine, 3 pirasong kamatis sa Magalang is 20 pesos. I paid 3 packs, 60 pesos. Siyam na kamatis! Ano ba naman yan? Kaho, grabe. Bigat-bigat ng dibdib mo kasi kuminsan dito sa atin. Ayan, sa Bungabon, kung saan-saan. Kuminsan, pag murang-mure kamatis, tinatapon na lang sa ano. Mm-hmm. Alam mo, sir, isa pa yan, no? Hindi naturoan ng mga farmers natin ng food processing. So, kung matuturoan lang sila talaga, hindi masasayang mga kamatis. Kung marunong gumawa ng ketchup, kung marunong gumawa ng mga tomato candy, a lot of things. So, yan ang hindi natin na ituturo sa mga farmers, food processing. Thank you. Thank you po, ma'am. Hopefully, okay. Makapartner po kayo ng iPro Co-op sa mga susunod nating mga projects. Sure po. Sure. No problem. Thank you po. Okay na po ako, Ma'am JD. Welcome.
Thank you so much po, Sir Yong. Pwede po mag-standby lang po tayo for 1 minute habang naghihintay po tayo ng questions. Meron lang po tayong aayusin dito sa ating Facebook po, sa technicals lang po. Sa Facebook live po natin. Ah, okay. Hi, Venus. How are you? Dati kong estudyante sa DLJ College. Ma'am, saan po sa Palayan? Challenge din po ang COVID sa Palayan, di ba? Hindi na po. May pangkong kasi. May pang. Tapos meron nga rin kami nawasa doon, pero hindi ko alam. So, okay naman na po sa ating Facebook. Ayan. So, meron pa po ba tayong mga questions dyan? Ayan, napakaganda daw po ng topic natin, sabi po sa ating Facebook. Ang salamat po. Sige po, baka po meron pa tayong mga other questions po. Sir Eric, baka po may questions kayo dyan. Mukhang wala naman na po yatang hahabol. Sige, kung meron man po, ay pwede naman pong i-comment din sa ating Facebook po. No? Then, try po natin sagutin po yan. Right? Sige po. Thank you so much po. At bilang pasasalamat po, no, ma'am, gusto po namin i-recognize yung effort and contribution po na na-impart niyo po dito sa aming lahat. So may I call on our operations officer, Ma'am Mary Ann Yandan, for the awarding of a certificate. Okay po. Magandang buhay po, ma'am. So, to our guest speaker, we extend our heartfelt appreciation and acknowledge outstanding efforts in delivering a memorable and enlightening session. And now, we would like to present this certificate to our guest speaker. Let me read the citation. IPRO Savings and Credit Cooperative Certificate of Appreciation. This certificate is awarded to Ma'am Mary Ann Florence Nakpil for sharing valuable knowledge, inspiration, and expertise as resource speaker during Education on Climate Change webinar. Given this 13th day of October 2023, signed by Mr. Eric Sarcariaga and Mr. Amando Cebalaria, we extend our sincere gratitude for sharing your time, knowledge, and expertise with us. And on behalf of IPRO Cooperative, we are grateful po sa opportunity na binigay mo po sa amin ngayon, ma'am.
We look forward na makasama pa po namin kayo sa mga susunod na event. Thank you so much, Ma'am Mary Ann. Magandang buhay po. Thank you. Thank you so much. Right. Ayan, thank you so much po. No? And konting announcements lang po para sa ating lahat na every Wednesday ang ating pong kwentuhan session at 12 noon. And meron po tayong pre-membership orientation seminar every Tuesday to Friday at 2 p.m. and Saturday po at 10 a.m. Sa lahat po ng mga hindi pa member ng iPro Co-op, pwede po kayong umattend po dito para malaman po natin yung mga products and services po natin dito sa ating kooperatiba. So again, we would like to extend our sincerest thanks to our guest speaker this morning, to Ma'am Mary Ann Nakpil from Wesleyan University. So talagang ang daming learnings and napaka-informative po ng mga senior po ni Ma'am ngayon. No? As we conclude, please stay connected with us for future webinars and please follow our page, iPro Cooperative, para always po tayong updated. So with that, on behalf po ng ating cooperative chairman, Mr. Armando Jose Balaria, and our manager, Sir Eric Cel Carriaga, maraming salamat po sa inyong lahat for joining us this morning. Thank you for supporting our cooperative at magandang buhay po sa lahat at happy cooperative month. Thank you so much po. Thank you, ma'am. Thank you. God bless you po.